Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video, sobrang excited ako dahil meron tayong paglalaroan ng mga palette. Galing ito sa Etude House. I think ito yung kanilang collaboration with Hershey's. Meron tayong dito ng dalawang mini palette. Ito yung kanilang collaboration with Hershey's. So meron tayo nung creamy chocolate and meron din tayo nung cookies and creams. Mukha talaga siyang chocolate. So akala ko talaga nung una pwede siyang kainin. Pero hindi. Ilalagay natin ito sa mata natin today at titignan natin kung alin dito sa dalawa ang mas maganda. Actually guys, nanginayang akong buksan yung packaging kasi sobrang cute niya, diba? So, kailangan natin siyang buksan today. So, ito na nga guys, yung ating palette na cookies and cream. Ayan yung itsura niya. Ang cute niya, grabe. At maliit lang siya in person. Ayan siya. So, sa likod niya, nakalagay lang yung expiration date niya at saka yung ibang info. Nandito pala sa loob ng film, nakalagay yung pangalan ng mga shades. Nakalagay dun sa pinaka-film. OMG! Ang ganda ng mga shade. Wala siyang amoy. Hindi siya amoy chocolate. Kasi kung amoy chocolate ito, kakainin ko to. Pero hindi siya amoy chocolate. Trisha, parang ayoko na talaga ibigay. Hindi, joke lang. So, ito yung Hush Hershey's. Chocolate without cookies. Aww, ang sad naman ng chocolate without cookies. Favorite chocolate. Lucky cookie. Cookie and cream, of course. obvious na magiging cookie and cream yung pangalan niya. Zero calorie choc. Ito na yung itsura ng ating creamy milk chocolate. Ang cute din niya, grabe. Side by side. Ayan, ganyan lang sila kalaki guys ha. Ala, ang gaganda din nung shade. First impression, dito sa dalawa, looking at the pants, anong mas nagustuhan yung color selection dito sa dalawang palette natin? Ako parang ito. No? Pero ang ganda ng mga shade din dito eh. Ewan ko, parang mas tinatawag ako ng milky chocolate. Kayo guys, ano sa inyo? Comment down below. So, etong first shade natin, ang pangalan niya is Delicious Chocolate. Wow, yum! A sweet message. Ang cute. Oo nga, parang ang sweet nga nung ano, itsura niya. No? Yummy chocolate. Milk chocolate. Mga ba siyang milk chocolate? Chocoholic. Tagay sa kanya yung name shade niya. Real Hershey's. So, let's go to swatching. Ganda ng shade, guys! Tingnan natin kung maganda din yung color payoff. Ang ganda. Oh my gosh, hindi nyo siya masyado nakikita, pero ang ganda. Very Korean-ish talaga. Papatuan ko pa lang isa. Tingnan natin. Ganda niya in person. Ito na tayo sa next shade. Oh, may pagkaano siya guys. Parang kakulay ko lang siya. Ayan, hindi nyo siya talaga makikita, promise. Kasi kakulay ko siya eh. Ayan o. So maganda yan pang all over the lid. Next shade. Ayan, medyo kita na siya. Ito maganda siya pang transition. Next. Maganda din pala ng mga shade na nandito guys sa in fairness. Kasi magagamot mo din pala siya for everyday. Ito na tayo sa cookies and cream na shade. Nako, masarap kaya tingnan sa mata to. Ooh. Oh my gosh, ang ganda. Parang ang ganda niyang gawing highlight. Ganda pag tinatamaan ng ilaw. Nakikita nyo ba? Very champagne yung color niya. Ang ganda. Parang may pagka-silver nga din. Din na tayo sa last shade. Oh, okay. Ito yung pinaka-dark sa kanila. Akala ko magiging dark yung last shade. Pero ito yung pinaka-dark. So, dito na tayo sa next palette, guys. Which is yung Milky Chocolate. Simulan na natin. Ooh. Okay, kapareho siya ng isang shade dun sa last, dun sa isang palette na hindi siya masyadong makita. Maganda rin siya pang all over the lid. Ayan o. Hindi siya masyadong kita pero meron siyang pigment. Okay, dito na tayo sa parang ang ganda nung shimmer na to. Tingnan natin. Ooh! Ang ganda! Oh my gosh, ang ganda lalo na pag tinatamaan ng ano. Dito na tayo sa isa pang shimmery din ata to.
Oh, wow! Ang ganda ng pigment nito, guys. Sobrang pigmented siya. Ayan, ang ganda. May pagka-bronzy, chocolate. Next, ito na. Ay, parang hindi rin siya masyadong halata. No? Pero meron. Ayan, oh. Pero hindi siya masyadong... Ayan. Ayan. Pero maganda din yung color, ah. In fairness. I mean, yung shade. Parang peachy brown. Ito yung dark. Ooh! Ang ganda ng pagka-dark niya. Then yung last, yung Hershey's natin. Ooh! Sobrang dark. Yes! So, ang gagawin natin today, guys, is yung isa kong mata, dito ko gagamitin. Tatry ko gumawa ng look. Cookies and Cream na palette, and then dito sa kabila is yung Milky Chocolate na palette. Mag-start tayo dito, guys, sa Cookies and Cream na palette. Yan. So, dahil ito yung pinaka-light, lalagay ko muna siya all over my lid. Akala nyo, ang na-appreciate ko dito, kahit maliit siya, ay may mirror siya, guys. Para lang tuloy akong nag-apply ng powder na brown. Ayan. Ito meron konti. So, lagay natin siya. Perfect siya pang transition. So, next na gagamitin ko is ito, yung third matte. Pansin nyo ba? Sobrang ganda nung paglapat ng eyeshadow sa eyes ko. Kahit pagpatong-patuhin ko sila, hindi patchy. Ayan. Tignan natin kung anong effect. Etong Cookies and Cream lalagay natin dito. Ito na, last na to. Itong shade na to, ilalagay. Ang ganda talaga ng shade na to, guys. As in, lagay natin dito. Guys, dito na tayo sa kabila nating eyes at ang gagamitin na natin is itong Milky Chocolate. Gaya ng ginawa ko dito, guys, magsa-start ako sa lightest, which is this one. Next is this one. Ooh, ito, guys, meron agad siyang color. Isang brush lang talaga yung ginamit ko, no? Isang brush lang, guys, nagtitipid tayo ng brush. Ooh, grabe. Ang pigmented niya pala. Next is ito na tayo, yung Real Hershey's na shade. I love it. Ang ganda. Oh my gosh, ang ganda. Kita niyo naman na, no, kahit di pa tayo tapos, kung anong pagkakaiba ng epekto ng Cookies and Cream sa chocolate, sa Milky Chocolate. Eto na lang, guys. Lagay natin dito sa ilalim. Hindi ko alam kung kita niyo sa screen. Pero itong shade na to, Cookies and Cream na shade. Eto, guys. Kapag tinamaan siya ng ilaw, may pagka-greenish siya. May specks of gold and green. Ang ganda. Eto ang ilalagay natin dito sa gitna. So, guys. Tapos na tayo sa ating dalawang looks. So, kung makikita nyo, guys, sobrang for everyday itong side na to. Pero dito sa kabila, para siyang pang night look, no? Chocolatey and mas dark yung colors niya. So, for my final thoughts, guys, alam nyo, kahit hindi to tulad ng ibang palette na sobrang pack agad yung pigmentations nila, tandaan natin, guys, na Korean brand to. And syempre, ang pinicater nila is yung mga Koreans. Mahilig sila dun sa mga supernatural looking and for everyday lang. Mahilig kayong gumawa ng mga bonggang looks talaga. Hindi to para sa inyo tong palette nito. Pero kung katulad ko kayo, guys, na mahilig lang sa everyday, yung pang fresh, sobrang marirecommend ko. Dark yung mga colors dito. Ayan, medyo dark din siya sa eyes and mas perfect to sa mga pang night events. Ito, for everyday talaga. Para ko silang marirecommend sa inyo. And I think, guys, bundle din to na binibenta. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa ibaba kung saan nyo siya. Pwede mabili. Yung mga shimmer shades nila ang pinakapanalo talaga kasi ang ganda.
So, ayan guys, all in all, nagustuhan ko naman yung performance ng palette na yun. And maganda yung formula. Hindi siya patchy, hindi rin siya powdery. Saktong-sakto lang talaga siya. Very beginner-friendly din siya kung nagsastart pa lang kayo. I hope na na-enjoy nyo to guys. And sana nakatulong ito sa inyo kung naghahanap kayo ng review para sa Etude House na palette. Thank you so much for watching and I will see you on my next one. Annyeong!